Ito pa isa eh. Yung party list ba, pag boto ninyo, boboto pa kayo niyan? Wala na yan eh. Useless yan. Alam nyo, kahit walang party list, meron tayong Congress. Ha? May Congress pa rin. Palamuti na lang yan eh. Yung party list, tumutulong lang sa pagsasamantala sa atin. Wala man tayo napapala sa mga yan eh. Karamihan dyan, hayop nga eh, di ba? Yeah, karamihan dyan, yan yung mga nagpasara sa ABS-CBN eh. Di ba? Oh. Walang puhunan yung mga yan. Binili nila yung posisyon nila. Tandaan nyo yan. Ang isang magagawa ninyo sa eleksyong ito, patunayan ninyo, ha? Isa sa malaking magkakaroon ng pagbabago para tuminuyo yung mga yan, huwag kayong boboto ng party list. Karapatan nyo yun. Ha? Huwag kayong boboto ng sino mang party list. Dahil yan ay ginagamit lang sa interest nila. Hindi nyo alam kung sino ang mga nasa likod niyang party list na yan. Wala namang itinaguyod na kapakanan yan eh. Ang purpose kung ba't nagkaroon ng party list para kumatawan sa tinatawag na marginalized sector. Ano yung ibig sabihin nun? Yung napapabayaan daw na sektor. Ano napapabayaan mo sa mga party list na yan? Na ang pangalan, di mo alam kung ano yung ibig sabihin. ACIIS, kilala nyo ba kung sino yun? Yung Eric Yap? Eh kapangalan nyo nung smuggler eh. Na nahuli, smuggler ng bigas. Mga kaibigan, sipin ninyo, binoto ninyo. Tatlo pa nakuha ang posisyon nun. Di ba? Bakit? Kinampanya ng mga nagpapanggap na nagpa-public service na exploiter. Bakit? Pinagkakakitaan nila yun eh. Kayo ba kumikita ron sa smuggler? Ha? Pag kumita kayo sa smuggler, tsaka nyo na sila iboto. Oh, di ba? Ang pinakamatinong magagawa nating mga butante ngayon, huwag kayong boboto ng party list. Huwag nyo silang bibigyan ng pagkakataong magkaroon ng paraan para magpayaman, magsipsip sa nakaupo para may pork barrel, makakuha ng mga pabor. Kaya nabababoy tayo eh. Tama na yung regular congressman ang iboto nyo. Doon na kayo mamili. Sipin mo, may congressman ka na, may party list ka pa. Oh, di ba? Di ba dapat, eh, senior citizen anya eh. Yung party list eh. Oh, bakit? May congressman ka, saan ka ba nakatira? Sa Maynila? Anong distrito ka? Distrito 1. Oh, eh, may congressman doon eh. Pagka ikaw ba'y senior citizen, hindi ka na ba niya constituent? Hindi ka na ba niya sakop? Pag ikaw ay may kapansanan, hindi ka ba niya sakop? Sakop ka niya eh. Kung may kailangan ka, doon ka sa kanya magpunta. Hindi sa party list. Katarantaduhan yan. Binibigyan nyo ng paraan na magkaroon sila ng kapangyarihang mag-abuso. Bali ba, karamihan dyan, abusado. Huwag na kayong bumoto niyan. Sayang lang ang pera ng taong bayan. Tatakbo ang Kongreso na kahit isang party list, wala. Kasi may pamantayan niyan, kailangan makakuha lang sila ng 2% of the total votes cast. Pwede na silang magkaroon ng kinatawang magnanakaw sa Kongreso. Magpapasasa. Sipin mo yan. Kaya marami tumakbo dyan. Tin mo si Atienza, di ba? Hindi na manalo sa regular election, regular na kandidato. O ano ginawa? Nagtatago. Kasi hindi alam ng tao, siya pala yung kinatawa ng buhay party list. O ano kinakatawa ng buhay? Anong marginalized sector ang kinakatawa ng buhay? Isang katauhan kinakatawan mo? Hayop kayo. Di ba tahasang panloloko yan? Oh.
si Kaper si Lapid umabanat. Lapid Fire! Mawalang galang ha, dun sa mga matitinong party list, pero wala eh. Kailangang isakripisyo na rin kayo eh. Wala naman kayo ng ano eh. Wala naman kayo ng purpose eh. Sabihin mo sa akin, anong klaseng marginalized sector ka nahahanay na hindi ka pwedeng masakop ng congressman mo? Kaya tayo may congressman eh. Di ba? Kung ano yung concern mo, halimbawa, o magpanukala ka ng batas para sa amin. O di yung congressman mo gagawa. Di ba? Bakit ka pupunta sa party list? Bakit kailangan pang may party list? Wala yan, mga kaibigan. Oh, di ba? Wala yan. Dapat siya, wala na yan eh. Huwag nyo nang pansinin yan. Tsaka yan, pampasikip pa ng balota yan eh. Di ba? Pampagulo pa yan eh. Yan ang pinakamarami. Di ba? Pinakamahabang listahan yung party list sa balota. Ang laki ng ginagastos natin sa papel tsaka sa tinta. Ha? Tapos pipili ka lang yung magnanakaw sa'yo. Kaya sabi ni Tita Miriam natin nung nabubuhay, ha? Yung balotaan niya, hindi yan listahan ng magnanakaw, ha? Oh. Listahan niya ng dapat manungkulan sa bansa at sa mamamayan. Hindi yan, hindi ka maglilista dyan kung sino gusto mo magnakaw sa'yo. Oh. Diba? Eben, oh, eh, tayo eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bumagsak sa Masbate Sea ang isang Piper Seneca light aircraft na papunta sana ng Naga City mula Mactan, Cebu. Naka-engine trouble ang eroplano namin. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sa gitna ng pagdadalamhati, hinugot ni Attorney Lenny Robredo ang lakas ng loob para ipagpatuloy ang simulain ng namayapang kabiyak, Jesse Robredo. Hiniling nilang tumakbo siya bilang unified candidate ng Liberal Party para sa ikatlong distrito ng Camarines Sur. Kaya kahit walang pera at makinarya, naghandang makipagtuos si Lenny sa pinunong babae ng Villafuerte political dynasty. Habang nangangampan niya sa gym ang katunggaling si Nelly Villafuerte, nagbahay-bahay si Lenny at ang kanyang volunteers, tangan-tangan ang mga placard na gawang kamay lang nila. Landslide victory ang naganap, 102,694 laban sa 31,364 na boto, pabor kay Lenny Robredo. Nang maging bahagi ng Kongreso, hindi iniwan ni Lenny ang mga kababayang naglukluk sa kanya roon. Sa kanyang panunungkulan, nakilala ni Lenny si Dina Abad, isang babaeng gaya niya ay hindi umaatras sa dambuhalang kahambugan ng mga makapangyarihan sa lipunan. Sakay-sakay ng bus papuntang Naga, inaalam ni Lenny ang pangangailangan ng kanilang probinsya. Taglay ang kaalaman mula sa kanyang pagbisibisita, tinutukan ni Lenny ang partisipasyon ng taong bayan sa mga inakda niyang batas. Nariyan ang House Bill 19, Transparency in Government, House Bill 4911, House Bill 3905, Anti-Discrimination Bill, at ang Anti-Dynasty Bill na walang nakuhang suporta sa Kongreso. Kamangha-mangha kung iisipin ang naging tagumpay ni Attorney Lenny Robredo, ang pagbangon mula sa 1% paangat sa pagiging vice-presidente. Gaya ng pagtayo ni Lenny sa vice presidential debate, the last man standing is a woman. Ika nga, 14,480,817 ang bilang ng botong nagpanalo kay Lenny Robredo bilang vice-presidente. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkapanalong ito sa bisa na nagkakaisang desisyon laban sa apela ng dating Senador Bongbong Marcos. Nagpunta si VT Lenny sa mga liblib na bayan ng Nueva Ecija hanggang sa sumilaw sa bukid nun.
Nanungkulan si VP Lenny bilang chair ng Housing and Urban Development Coordinating Council mula Hulyo hanggang Disyembre 2016 hanggang makatanggap siya ng sulat mula kay Cabinet Secretary Evasco na nagsasabing desist from attending cabinet meetings starting December 5. Nangyari ito matapos tutulan ni VP Lenny ang extrajudicial killings sa ilalim ng Oplan Tokhang ng gobyerno na nakatutok sa urban poor communities. Naghain ng resignasyon si VP Lenny noong Disyembre 5, 2016. Kalakip ang ulat sa lahat ng kanyang anti-poverty programs na nakuhaan niya ng suporta mula sa international aid agencies. Nagbunga ang kanyang pagsisikap ng low-cost housing para sa 46,000 pamilya at nakabuo ng 17,000 tahanan para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nakabatay ang mga desisyon ni VP Lenny sa siyensya, sa mga konsultasyon, sa pakinabang ng higit na nakararami at sa sistematikong paglutas sa mga suliranin. Binigyan ng Commission on Audit ang Office of the Vice President ng highest rating sa 3 magkakasunod na taon. Inalis ng presidente si VP Lenny sa pagiging co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. 19 araw lamang ang nakakalipas matapos niyang tanggapin ang posisyon. Sa kabila ng lahat, tinupad ni VP Lenny ang tiyaking buhay ang pag-asa. Namumuna siya sa pagbuo ng mga kwento ng mga Pilipinong hindi sumusuko at hindi nawawala ng pag-asa. Tuwing Linggo, ng alas 9 ng umaga, umeere sa DZXL 558 ang radio program niya, ang Di Serbisyong Lenny. Ini-interview niya ang mga taong maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa panahon ng pandemya, lalo lamang napaigting ang pagsisikap ni VP Lenny na makatugon sa pangangailangan ng mga tao. Mas suliraning pangkalusugan ang binigyan niya ng pansin. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sino ang kikibo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Matapos mong mapakinggan ang kwento ni Attorney Lenny Robredo, ating mahusay, matino at magayon na vice-presidente, ikwento mo rin ito sa iba. Nasa kamay mo na ngayon ang kapangyarihang ibahagi ang pag-asa. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Na mga hindi bayad na anunsyo. Nakikita ninyo yung mga gumagawa ng mga ganyan? Libre lahat yan. Chris Aquino, mga endorsement, libre lahat yan, mga kaibigan. Wala pong binapambayad dyan si VP Robredo. Hindi katulad nito ibang mga kandidato. Ultimo security guard, bayad eh. Titinda ng sorbetes, bayad. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan?
buhay ng buong gana. Sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na